Unti-unti nang humuhupa ang baha sa Barangay Abulog, Cagayan matapos ang nagdaang bagyong Egay. Habang sa Aparin naman, namahagi ng cash assistance ang DSWD sa mga naapektuhan ng kalamidad. May ulat si Noel Talakay. Paglilinis ng bahay ang unang pinagkakaabalahan ngayon ng mga residente sa barangay na ito sa bayan ng Abulog. Nagmistulang lawa kasi kahapon ang bayan matapos umapaw ang tubig sa Abulog Paplona River, bunsod ng walang tigil na pag-ulan dala ng bagyong Egay na pinalakas ng habagat sa lalawigan ng Cagayan. Si Aling Ani, naabutan pa ng news team na hinuhugasan ang kanyang mga gamit sa bahay. Nag-iiyak ako na habang naguhugas ako ng pinggan, lahat-lahat, maski nahihirapan na ako. Anya, inanod ang halos lahat ng kanyang mga gamit sa bahay. Problema niya tuloy ngayon kung papaano niya ito mapapalitan. Marami po. Wala pang yung mga gamit namin na ganyan, mga ganyan. Palayok at saka kardero. Ayan sa ilog. Lubog sa baha ang kalsadang ito ng Sityo Pakupak ng Barangay Giddam, Abulog, Cagayan. Katunayan, ang taas ng tubig kagabi ay umabot hanggang dito sa bubong ng bahay na ito. Pero ngayon, humupa na. May tubig pa, pero hanggang talampakan na lang. Kinumpirma ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na humupa na ang baha sa Abulog. Kaya naman ngayong araw, nagbalikan na ang 5,000 apektadong pamilya sa kani-kanilang bahay. Maaaring ideklara ang state of calamity ng Cagayan Provincial Government sa susunod na linggo. Magsasubmit pa lang po kami ng basis for state of calamity. At least 15% na damage. Sa Apari, nasa 264 na pamilya ang nakatanggap ngayong araw ng cash assistance at relief goods mula sa DSWD. Isa rito si Mang Domingo. Sakay sa kanyang wheelchair, nagtyaga siyang pumila sa Apari Public Gymnasium para makatanggap ng ayuda. Nasa lang tayong tinitira kong bahay po. Naalis ang bubong niya po. Nabasa-basa pa yung mga damit ko po, hindi ko alam kung anong gawin ko nga po, sir. Umabot sa 5,000 pamilya o 16,000 individual ang nasalanta ng bagyong Egay. Sa 42 barangay ng Apari, 31 rito ang nasalanta ng bagyo ayon sa MDRRMO ng Apari. Hindi pa kasama ang Fuga Island kung saan unang naglandfall ang bagyo. Kasi dito, pupunta ka pa sa Claveria. Tapos doon sa Claveria, sasakay ka ng boat. 4 hours. Pero pag ganito ang panahon, hindi ka po makakapunta. Kasi yung sa alon, malakas po yung alon. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na lahat ng apektado ng bagyo ay makatatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Ang instruction ng ating Pangulo Bongbong Marcos ay masigurado na lahat ng evacuees na kakakain, lahat ng apektadong pamilya na bibigyan ng relief. Tutulong din ang DSWD na maiayos ang mga nawasak na mga bahay. Sa Cagayan, nasa mahigit 1,500 na mga bahay ang partially damaged, habang nasa mahigit 80 naman ang totally damaged ayon sa pinakabagong tala ng PDRRMO. Ang instruction ng Presidente is to extend financial assistance to all the affected families so that they can rebuild their houses, maitayo ulit ang kanilang mga tahanan, at maiayos ang kanilang mga hanap buhay. Noel Talakay para sa Bayan.